Meron po kasi kami yung regalo na gustong ibigay kay Sir Gavin. Galing pa po kami all the way from Bicol. Kaya hihingi po sana kami mga... Pwede po namin makausap sa Bicol. Huwag niya mga kausap. Aba, hindi po kayo nag-aabot. At sa buwan nila, nasa Guaranay. Balik po nila sa March 1. At hindi nga namin naabutan sila Sir Gavin. Pero bakit nga ba namin sila hinahanap? Well, sa tatlong nagdaang episode ay meron kaming misyon na mabigyan ang Kapinpin Family ng Costawise Award sa Facebook. Dahil napansin namin, walang award ang mga influencer sa Facebook, hindi katulad sa YouTube. Pero ang problema ay nasa Boracay nga sila. Hindi, huwag tayo mo walang palasa. Antay tayo kahit ilang minutes kasi nabanggit na straight from Bicol. Tara at samahan nyo kami sa episode 4 na series na to, wherein we are still finding Sir Gavin to deliver his play button. Ayun po. Thank you so much, sir. Boss Gavin. Oh, sir. Sir. Hello, sir. Hello, sir. Kamusta? Kamusta, sir? Kamusta, sir? Hey, thank you so much. Huwag kang ma-mental block. Meron pa tayong ilang minutes. Hindi pa tayo alis. Kasi alam nga naman ilang oras natin binahay tapos ngayon alis. Sa mga oras na to ay buo pa din ang tiwala namin na nasa loob lang sila Sir Gavin. Dahil nakita nga namin ang mga sasakyan nila at baka sinasabi lang to ni Kuya Guard dahil 10 oras na nga ng gabi. Pero pre, imagine mo. Sure ako na si ano yun. Oh, kahit ako rin. Tapos yung ba na natupalo pa, nandun na yun sila. Hindi, huwag tayo mo walang pagkasa. Antay tayo kahit ilang minutes. Naghintay pa kami ng halos 20 minutes sa area. Sa paniniwalang, baka nasa loob lang sila at mabanggit ni Kuya Guard na nanggaling pa kaming Bicol at mapagbigyan kami. Ang kaso, wala talagang lumabas. Kaya, minabuti na din naming umalis at para maiwasan mapagkamalan kaming masasamang tao, dumaan kami sa barangay para mag-iwan ng abiso. Hello po, magandang gabi po. Sir, bali, magpapaalam lang po sana kami para at least aware po yung community ninyo. So, mga vloggers po kami. So, nag-try po kami pumunta sa Camping Pin sa kila Sir Gavin. So, gusto po namin sana silang mabigyan ng special na award din nila. Pinush lang po talaga namin swerte namin kung ngayong gabi kung baka abutan namin sila. Pero sadly, long story short, hindi po kami pinayagan. Tao. Na talaga nagbubukas yes, yung araw maging gabi. Alright guys, so ayun, nakita nyo na siguro kung ano yung nangyari. No? So ngayon, hindi pa natin susuko yung bataan. Hindi po pwedeng nanggaling tayo, sinacrifice na natin all the way mula dito na wala lang. So ngayon, mag-stay muna kami sa hotel, magpapahinga naman na kami. Sa mga oras na to ay mababa na ang moral ng bawat isa. Ramdam na namin ang pagod at pagkadismaya. Hindi ko din maiwasang mahiya sa mga kasama ko dahil madami na din silang naisakripisyo sa pag-aakala magiging maayos lahat ng plano. At habang nagpapahinga at nag-uusap kami ay may dumating na isang balita. Asan na? Asan? Ay, hello po. Hindi ko makita. Hindi ko siya. Hindi makita yung mukha. Itaas mo. O, magkaholik naman sila ni Elma, di ba? Parang ito pakita ka nga. Ay, hello po. Si Sky. So, ganito yung nakuha naming information. All this time ng paghihirap namin, no? Meron lang pala kaming isang susi na nandito. Kumaway ka dyan. Well, guys, meron akong pinsan dito mismo sa Nueva Ecija na nakatira. Nangyari, nakita nila yung post namin na papunta kami dito. So, yun, tumawag sa amin na, yun nga, meron silang ano connection. So, kaibigan nila yung... Pinsan buo. Elma. Yan. At eto yung mangyayari bukas. Pupuntahan namin yung mismong bahay ni Ma'am Elma. Yan! Alright guys, so ngayon, eto na. So si Miss OG at saka si pareng Bimboy, ayan, sila yung pinaka-clue natin. So ayun, ano po yung pinaka-update natin? Saan tayo pupunta? Pupunta tayo ngayon sa bahay ni Ma'am Elma. Ayan, pupunta tayo ngayon sa bahay ni Ma'am Elma para makausap dun yung family nila. Tapos ngayon, based po sa sabi ninyo, bukas yata. Uuwi. Sure uuwi. And just like that, ay muli na naman kaming nabuhayan. Pero this time, ay mas nafe-feel na namin na talagang nalalapit na kami sa katotohanan. At pagarating namin sa location ay agad-agad kaming pinakilala kay Sir Rocky. Siya lang naman ang may-ari ng bahay na pag-i-stayan namin for another night. At ang pinakamaganda dito ay ilang hakbang na lang mula sa kanila ay matatanaw na ang bahay nila Ma'am Elma. Kaya pagkatapos ng konting salo-salo ay nagbalipas na kami ng isang gabi dahil bukas. Alright guys, so nandito kami sa kalsada kasi we are about to go kila Ma'am Elma. So ngayon, dito na kasalalay kung mangyayari to o hindi para bukas. So kaya kailangan natin galingan. 3, 2, 1! Stay back to the day! Nakabana ko. Malamig nga kami. Pero kaya. Basta dire-diretso lang. Dire-diretso lang. Ipag po sumagot, may message mo na ako si Guerra. Sige po. At least maraming pasagot. Sige, thank you. Sige po. Sige.
Oh my God. Okay, so alam ko naguguluhan kayo. Pero, ganito yung nangyari. Hindi kami nakakuha ng maayos na footage dahil ayaw naming mailang sila habang naikipag-usap. Pero ang sabi nila, maski daw sila ay nahihirapan ding makontak sila Ma'am Elma dahil sadyang busy daw sila sa event na nangyayari sa Boracay. And long story short, ay itetext na lang daw nila kami kapag meron ng balita mula sa kanila. Hindi, ang hirap talaga yung result. Tingnan mo nga kahit sila din. Sa puntong to ay wala na kaming choice kundi magdasal at maghintay na lang. At napagdesisyon na din ang lahat na iwan na lang din muna si King Pedro kina Sir Rocky para madali na lang namin itong mababalikan kapag umayon na sa atin ang panahon. Huwag babayaran. Huwag babayaran. Soaking wet clothes, I know it's been a year, but sometimes I still shed a tear thinking of you. Alright guys, so yeah, as you can see, bumalik na nga ulit tayo sa Bicol. Nakita nyo naman siguro yung mayon. So, ayun, wala guys eh. Ganun siguro talaga. Ginawa naman natin yung best natin, pero wala talaga tayong choice kundi bumalik muna dito dahil siyempre, kailangan ko rin muna magtrabaho, mag-edit, wala akong may upload. At alam ko, majority sa inyo naghihintay na talaga ng update kung ano na yung nangyayari, no? Pero, ayun, there are things lang talaga na hindi na natin pwedeng ipilit, no? At siguro, si Lord na lang talaga yung tanging nakakaalam ng perfect timing ng lahat. And since nandito na rin kayo at nandito na lang din ako sa taas, ang ganda ng ambient kasi dito eh. Nakaka-parang undramatic ng dating talaga. Pero since nandito lang din kayo, siguro hihingi na ako ng time sa inyo para makinig sa maikling kwento ko, no? So Kuya Ray, bakit ba sobrang big deal sa'yo na makita yung mga taong binibigyan mo ng play button at ano ba meaning talaga sa'yo niyan? Okay, so ito kasi mga tao na to guys, pwede ko silang ituring na mga stars. Okay, so yan, wala pa kasing stars dito sa langit, pero if there's a star dito sa langit, sila naman yung pwede natin i-consider na star dito sa lupa, no? Sila yung mga celebrity. At alam niyo naman na, di ba guys, na yung mga stars sa langit, hindi talaga sila maaabot, di natin sila pwedeng abutin. At kung meron mga klase ng stars na talagang pwede nating maabot at makita, eto yung mga tao na yun. So siguro nung mga nangangarap pa lang din to yung mga tao na to ngayon, no? Itong mga stars na to, siguro iniisip lang nila dati, nakikinang din sila ng sobra, gaya ng mga malalaking stars na naita nila sa langit. At ganun ko sila nakikita guys, no? At sobrang na-inspire talaga ako sa story nila kung paano nila na-achieve at paano din nila naabot. Paano sila naging kasing kinang, kung gano'n sila kakinang, kung nasan man sila ngayon. Kaya ayun, sobrang naniniwala talaga ako na it's never too late para magkita kami. Alam kong hindi pa dito natatapos yon, merong way si Lord para makita ko sila. And guys, kaya ako rin talaga ginagawa to dahil alam ko merong isang katulad ko dyan ngayon. At merong katulad nila noon na nangarap dyan sa screen na yan. Kaya ayun, sorry no, medyo nagdadrama na naman ako, pero isa lang ang gusto kong sabihin sa inyo guys. Hindi pa tayo titigil dito at hindi pa tayo susuko dahil sabi nga nila, the best is yet to come. So ilang sandali na lang, no? Hinihintay lang natin si Sir Edmar dito. So naghihintay na kami ng team. So sana maging positive yung magiging usap. Ayun, hindi, positive yan. Kailangan nating i-manifest, positive yan. So ito na yun, hinihintay na lang natin. Okay, so ito yung nangyari. March 1, may nakilala akong isang follower na ang pangalan ay si Sir Jim. Nag-message siya sa akin na kapitbahay lang daw siya ni Sir Gavin. At nag-try siyang kumatok on our behalf dahil alam niyang kauuwi lang namin ng Bicol. Pero sa kasamaang palad, wala ding lumabas. March 12, nakareceive naman ako ng tulong mula sa isa pang follower na si Sir Brian. At matyaga niyang hinintay na sana ay may magbukas ng gate. At sa tulong niya ay nakausap ko si Sir Kelsey sa isang video call. Alam ko po alam din halos na nag-aaral po kasi ako eh. Sige po. Sana po mabanggit ninyo sa inyong po kay Sir Gavin sa pamilya niyo po. Mabanggit niyo naman po. March 20, wala pa din kaming nare-receive na kahit anong update matapos ang video call na nangyari sa amin ni Sir Kelsey. Kaya, for the second time around, ay nilakasan namin ang loob namin at bumiyahe na naman kami from Bicol to Nueva Ecija. Baon-baon lang ang paniniwala na nakauwi na sila from Boracay. Pero habang nasa biyahe kami, ay nakareceive ako na isang message. Okay, papunta na ako.
Guys, ito message sa Redmark. Okay, papunta na ako, sabi niya. Ilang sandali na, dito na siya. And that's the reason kung bakit nandito na kami ngayon sa Mad Cafe. Kamusta? Kamusta yung... Pagod. Pagod sa biyahe. Haba na nila, ilan ninyo? Grabe nung Manila. Manila, tapos pumunta tayo ng Kabanatuan. Siguro, kung quick story lang kung ba't naman namin pinush, bumiyahe pa rin is, na, lahat kasi nakapag-commit na na... Correct, exactly. Na mag-leave and everything from Bicol pa kami. Exactly. Sabi namin... Oo, tsaka all the way from Bicol, iba yung dedication. Yung plano sana namin talaga sa loob. Very, ano, very secure. Ayaw namin ma-turn off sa amin. Kasi sabi nga namin, tanungin natin kung ilang bang pwede lang sa ating papasukin. Mm-hmm. Ganon. Gusto namin mangyari yung ganon. Tapos isa pa po, parang kung gusto ba nila yung plan namin kung paano ibibigay. Kaya ano talaga po, walang basta lang gaganon yung gaman. Actually, ayun nga, tulad yun, I appreciate that. Kasi you have plan. Kaya lang hindi kasi nila yun alam. Okay. Diba? Yun eh. Yun, hindi nila alam kung ano yung mangyayari. Mapansin nyo bakit naging sa inyo parang ang hirap. Hindi siya mahirap dahil ayaw nila. It's because gusto nga nila eh, kung tutuusin. In all fairness, wrong timing lang talaga. Na nagkausap lang kami ni Mama Beth, nasabi niya, meron silang event ng tawag dito na Aqua Plus. Okay. Sobrang hectic ng schedule. Pero nakarating na po sa kanila yun. Or may idea na po sila sa klase ng content na ginagawa. Nasabi ko, nagustuhan ni Gavin yung ginawa niya. In all fairness. Napanood niya. Ay, oh, na-excite na din ba kayo? Well, mas kumalma lang kayo dahil magmula dito ay mas magiging kapanapanabik pa ang mga susunod na mangyayari. Dahil tuluyan na tayong na-invite sa gaganaping creative event sa darating na March 23. Guys, ito na. Alam mo. Sa Redmark, guys, sa Redmark. First time bumati sa Redmark. At andito na nga ako sa event. Sobrang solid pala sa mga ganito dahil sobrang dami mong mamimit na iba't ibang content creators. Sir Gavin, pagbigyan mo na si Sir, may ginawa sa'yo. Yan! Pagbigyan mo na! Kaya ako, Sir Gavin. Yan. Parang makamove on na kami, Sir Gavin, kasi sila bibigyan ko rin, di ba? Deserve niya rin makakuha. Ayan. Oo! Nakita ko yung ginawa niyo ngayon kay Gavin. Sobrang makakatuwa kasi siyempre. Yung ginawa niyo ng bagay sa iyo, hindi naman tayo gawin ng musim ko mag-sindulo. Yung pinag-abutan niyo sa inspiration, mas motivation sa bagay na madami ring matututunan at madami ding masasarap na pagkain. Pero despite na sobrang nag-e-enjoy kami, ay hindi ko maiwasang mag-alala. Dahil ayon sa schedule pamphlet na to, ay 4:30 daw ng hapon darating ang halos lahat ng content creator. At nung chinek ko ang relo ko ay ilang minuto na lang sasapit na ang 4:30. Kaya matyaga akong naghintay. Sila Boss Norbin pero wala pa sila Sir Gavin. Sir Gavin, sana pumunta sila. At tumating na nga sila Sir Norbin, nakapag-speech na nga siya sa taas. Nakapag-usap kami at nagliligpit na din sa venue. Pero wala pa ding bakas ni Sir Gavin. Sa puntong to ay nagdududa na talaga kami kung makakarating pa ba sila Sir Gavin. Pero maya-maya lang ay may mga ingay kaming narinig mula sa paligid. Andito na sila! Ay, sa Sir Gavin Free! Sir Gavin. Ay, nandito na sila! Ay, ito na sila! Ito na sila! Sir! Ay, sir! Ay, sir! Sa toy mo, kuya! Gusto ko na ibigay sa inyo! Ito, Sir Gavin! Sir! Sir! Sir, usap tayo mamaya, sir! Guys, nakita niyo yun? Guys, nakita niyo mag-uusap to kami mamaya! Nakita niya na tayo, mahalaga! Nakita na natin si Sir Gavin! Nasabi sa atin ni Sir Gavin, mag-uusap daw kami mamaya. Nandun sila ngayon sa taas. Congrats, bro! Oh, congrats! Thank you, boss! Thank you! Woo! Let's go! So, ayun, nandun sila sa taas. Siyempre, tamang kalma lang tayo, di ba? So, maya-maya, pag may oras na sa atin, eto na yun! Eto na, guys, yung mga naghihintay dyan. Mabibigyan na ng tuldok to, finally. Oh, alam ko, nakangiti din kayo ngayon. Pero, samahan niyo akong kumalma dahil medyo late na silang dumating at pagod sila sa biyahe. Kaya, pinaakyat muna sila para makapagbihis at makakain. At tayo? Siyempre, maghihintay tayo sa perfect timing natin. Dahil sabi ko nga sa inyo kanina, sila ang klase ng stars na pilit natin.
Kevin. Oh, sir. Sir. Hello, sir. Hello, sir. Kamusta? Kamusta, sir? Kamusta, sir? Thank you, sir. Kamusta? Sir, grabe. Kung ano yung nararamdaman mo kay Kong TV, yun yung nararamdaman mo. Hey, sir. Wala yun. Kasi sir, nakita na rin kami ni sir. Ni sir. Kapanood din, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Opo, and Robby. Ala, sabi ko. Oh my God, dream come true. Pares tayo, man. Oo, oh, sir. Dreamer talaga. Oo nga, sir. So ngayon, sir, quick story lang. Na nagpunta kami sa inyo, nagmukha kami magnanakaw sa CCTV niyo. Ang nangyari po pala, pumunta kayo ng Boracay. Boracay. Opo. So ngayon, all the way from Bicol pa kami kasi doon talaga ginagawa yung artwork na binibigay namin. Ang dream po kasi ng team namin, kami po yung maging customized king ng mga awards sa Pilipinas. Oo, oh, alam ko yan. Opo. So ngayon, so ngayon, parang ikaw ang one piece ng ginagawa ko. Uy! Ikaw ang missing one piece. Alam ko fan ka ni Luffy, diba? So ngayon, ang siguro ang pinakailangan ko na para ma-complete ko yung journey, sir. Ito po, sa ngayon, certificate pa lang to. Uy! Pero hindi makukumpleto yung certificate kung hindi mo marireceive yung BBB. Wow! Oo, sir. So, hindi pa namin pipirmahan sa ngayon yan. So, ngayon, sir, the biggest question. Guys, eto na. Ang dami nyo nangungulit sa akin. Inaaway nyo na ako kasi wala pang reaction ni Sir Gavin. Guys, pinush ko na talaga yung lahat, ha? Pinush ko na. Eto na. Kaharap ko na si Sir Gavin and everything. Itatanong na natin yung one biggest question, sir. Oo naman! Wala pa, okay. Okay, 3, 2, 1. Okay, okay, sir, kailan po kaya namin pwedeng ma-deliver sa mismong doorstep ninyo yung artwork na ibibigay niyo? Pinakamaganda, sir, magpuntakan tayo. Opo. Bibigay kasi yung number ni manager. Okay. Para sir, pagpunta nyo, sigurado magkakatagpo na. Okay, sir. Kasi sir, pero, nalaman ko, sir, yung pagpunta nyo nung pakauwi namin ng Boracay. Pero hindi ko pa, sir, alam noon na kayo. Dahil ang sinabi lang sa amin, may nagpunta dito, taga malayong lugar. Opo. And usually kasi sir, marami nagpupunta sa amin na taga malayo, hindi namin naharap. Opo. And yun yung nakakalungkot na part kasi hindi po kami parating nasa bahay. Bahay ninyo, opo. Kaya pinakamaganda po ngayon, bibigyan na po namin yung contact number ni manager. Sino po yung kukuha? Si manager po, andyan lang. Para magkontakan po tayo kapag punta niya po, nandun po kami. And actually, sir, nakita ko na to. Nakita ko na, na-spoil ka. Pero hindi ko pa nakita personal. Pero ito, sir, ganito. Sinadya yan na makita mo sa video. Kasi pag nakita mo yan ng personal, meron pa kami sorpresa pa. Hindi pa yan natatapos dyan. Diyan, sir, ito lang ha. Anong po masasabi nyo na since napanood nyo yan, di ba po, derive po yan sa papa nyo eh. Doon po sa lumang bahay nyo, may robot na naiwan yung papa nyo. Ngayon, version 2 po yan. Ano po kayong masasabi nyo doon sa idea nyo? Oo, ang masabi ko dito, nag-aanap na ako ng pwesto ko sa may pwesto sa bahay. Wow! Seryoso ba yan? Kasi si papa mahilig talaga. So, tama, sir. Yeah. Mahilig sa robot si papa. And nung concierge siya, naglagay siya ng robot sa barangay namin. Oh my God. And ito, hanap ako ng pwesto ko sa may lalagay. Yan, sir. Actually, sir, dapat yung award maliit lang eh. Oo, kaso nakita namin yung bahay niya, sir, parang resort. Hindi, sir. Kaya life size ang ginawa namin. Gano'n ka kabali. Paano mo nakaka-robot? Tsaka sir, combined na yan. Hindi lang po yan, Sir Gavin Award. Kapinpin Family Award. Yeah. Kaya 22 million pa. Sir, King Pedro naman. King Pedro, yan. Sir, thank you so much po. Worth it yung paghihintay ko. Oo, sir. So, ayun na. Siguro naman ay masasabi ko ng worth it talaga ang paghihintay ko. At pati na din kayo. Kaya pasensya na talaga kayo guys kung natagalan tayong makapag-upload. Dahil ginawa ko talaga ang pinaka-best ko para hindi kayo mabitin sa video na to. Pero teka, baka awayin nyo na naman ako dahil hindi pa din naiaabot ha. Kaya sinumbong ko na kayo kay Sir Gavin. Guys, eto ha. Busy sila Sir Gavin. I-upload ko na to. Ito na yung last footage. Sir, pagtanggol mo sir. Ayan, kasi yung kay Sir na yun, pili ko hindi siya na timing. Ganun talaga kasi. Ayan. Di ba lab, March 17? Yan. March 17 to April 9, lagi po kami wala sa bahay. Yeah. And nataon po kayo si Sir. Nakapunta kami, Boracay pa. Ganun po kalala yung skate namin. Oh. Kaya, kudos din kayo Sir dahil grabe yung eagerness niya. And hindi naman Sir ako makapag-message na, Sir, sige, kita na tayo. Baka mamaya pag pinapunta kita, wala na naman kami. Mas nakadismaya. And siguro, sir, perfect timing na din nyo ngayon para magkaroon tayo ng contact number. And para hindi na... Banggaan na lang ng ano, kailan talaga. Hindi na rin masayang effort. Nabangan nyo yung magiging reaction ko dito kasi hindi ko pa ito nakikita. And sana, mas marami pang magawa si sir na ganito.
Napakabaliw ng tao na to. Hindi ko alam kung paano niya na nagagawa to kasi kaya buhay talaga and also hindi biro yung oras na ginugulo niya. Thank you sir. Oh my God. Okay, huwag yun nakakawain. Ito yung last upload, yung next reaction na ni Sir Gabe. Let's go. Thank you sir. So guys, ayan na. Diyan na nagtatapos tong video na to. Abangan natin kasi yung reaction ni Sir Gabe. Sa kanya nyo na narinig kanina, di ba? Abangan daw natin yung magiging reaction niya sa last, sa next video. So ngayon, eto na to. I-upload ko na to ng ganito ngayon. Okay? Thank you so much, Sir Gavin. At Kapinpin Family, Mama Beth, Ma'am Elmal, Chip Ale, Pojo. Thank you so much ang babayit ninyo. And ayun, abang lang kayo kasi the hunt continues. Let's go! At susunod na clip, nasa Kapinpin House na tayo. Let's go! And then guys, uwi namin. Thank you, Miss OG and Sir. So, Sir Rocky, sa mula